Kwento mo nga ho, ano itsura nung biktima? Sabi nyo, yung biktima, natanaw nyo pa dyan sa bintana? Mm. Nasaan po siya dyan? Yung parang may tabla. Oo. Yan, sa itaas, sa pinto, sa bintana na yan. Pakikwento, anong ginagawa niya? Galing siya naligo. Nakatapis pa lang siya. Tapos lumabas siya dyan, nakita niya. Hangingi siya ng tulong. Mm. Kasi puno na sa usok eh. Oo. Tapos yun, yung nawala siya, biglang pumasok yung apoy. Bumalik pala siya doon sa ano, banyo. Doon na siya nakita naman tayo. Wala ko ba siya kasama sa bahay? Wala. Kasi galing siya sa trabaho eh. Uwi na siya. Okay. Maraming salamat po. Baka puso, nakausap na rin po natin yung ilan sa mga tenants ng condominium na yan at sinasabi nilang hindi po sila binibigyan ng permiso ng Manila Bureau of Fire Protection para bumalik sa kanilang mga unit hanggat hindi pa idineklarang total na ligtas po ang lugar. Yung supply na kuryente, bagaman na ibalik na, yung pong bandang itaas, yung mismong rooftop level, hindi pa rin nun na ibabalik ang supply na kuryente roon. 1980s pa raw ang gusali na yan ayon sa mga residente ating nakausap. So isa sa mga iniimbestigaan ng BFP, baka nagkaroon ng problema sa linya ng kuryente.